Pinaliwanag nga ni Russell Westbrook sa kanyang post-game interview kung bakit nga siya nagka-turnover ganina sa last seconds of fourth quarter na nagresulta nga sa pagkatalo ng kanyang team na Lakers. Pero bago nga natin yan pag-usapan ay eto muna nga ang sinabi ni Coach Kerr patukol nga sa team ng Golden State Warriors kung ano ba talaga ang kanilang nagiging problema kung bakit hindi nga sila consistent so far this season. Kung saan sa home games ay talaga namang napakagaling nila, pagdating naman sa road ay talagang hindi naman ganun kagalingan. Sabi nga neto ni Coach Kerr, ang problema nga daw nila ay they cannot build nga daw consistent good decision after good decision. Kumbaga, inconsistent nga itong team ng Golden State Warriors, kaya naman hindi nga sila makapagsunod-sunod na panalo. Both sides of the court nga daw ay namomroblema sila, offensively and defensively. They cannot run a play consistently nga daw nang walang turnovers na nangyayari. Pati na nga daw defensively ay hindi daw every possession ay maganda ang kanilang ginagawa sa team pagdating sa defense. Palagi nga daw nilang pinag-uusapan at tinatanong sa kanilang sarili kung kaya ba daw nila na magkaroon ng 3 straight stops defensively at magkaroon nga ng magandang takbo ng opensa without turning the ball over. Dahil yun nga rin daw ang isa sa problema ng Golden State ngayon, kanilang turnovers. And I think mga idol, yan nga ang problema ng pinasok ka ni Coach Kerr sa kanyang mga rotation, ang mga young player at mga new player niya. Dahil alam naman natin ang mga idol sa NBA, ang mga young team, ang mga young players specifically, ay talagang tinuturn over ang bola ng mas madami, ng mas madalas kaysa nga sa mga veterano. Last season ay halos full of veterans nga sila mga idol na alam na ang galawan sa NBA. At kukunti lang, dalawa lang yata, tatlo ang young players na nasa kanilang rotation. Pero ngayon nga na halos yung kanilang bench mga idol ay mga batang player at mga bago sa kanilang sistema, ay ito ang resulta. Turnovers at hindi nga fluid, hindi efficient na opensa na ating nga na-witness sa team ng Golden State Warriors this past few years. Kaya naman ito, sinabi na ni Coach Kerr ang mismong problema ng kanyang team na Golden State. At ngayon naman mga idol, pag-usapan na nga natin ang pagpapaliwanag ni Russell Westbrook sa kanyang post-game interview sa kung ano ba talagang nangyari sa kanyang naging turnover kanina. Well, sa kanyang interview, sinabi niya sinubukan niya nga daw umatake sa basket and unfortunately ay hawak nga daw ni Joel Embiid ng kanyang wrist. Hawak ni Embiid ang kamay nito ni Westbrook, kaya naman hindi daw naging maayos ang kanyang pagtira na nagresulta sa turnover niya na nagpatalo nga sa kanyang team na Lakers. Pero it's all good nga daw dahil ginabukasan ay may chance nga daw sila na makabawi. Mag-move on na nga daw tayo. Pero tama naman pala si Russell Westbrook mga idol nung inakusahan niya si Embiid na hawak-hawak ang ganyang kamay. Kitang-kita pa mga idol, mas maliwanag pa sa sikat ng araw dito na talagang hawak ni Joel Embiid ang wrist nito ni Russell Westbrook nang siya nga ay mag-drive. Kaya naman pagtalon niya ay ayun, nawala sa kanya ang bola. Hindi nga maayos ang kanyang naging pagtira. Kaya nga olats ang team ng Lakers. So once again mga idol, eto nga na naman daw sabi ng mga Los Angeles Lakers fans. Eto na namang mga referee ang may kasalanan kung bakit natalo ang team ng Lakers. Sa last game nila laban sa Dallas Mavericks mga idol, 2 fouls, 2 crucial fouls na sanang nagpanalo sa Lakers ang hindi natawagan. Tapos eto na naman mga idol, clear as day nga, malinaw na malinaw, huli kam na itong si Embiid ay na-foul itong si Westbrook driving to the basket. Pero ang referee ay nalunok na naman daw yata ang kanilang mga free throw. And then, talo ang Lakers once again. Anyways mga idol, ano ba ang masasabi nyo dito sa revelasyong ito? Kaya naman pala nagka-turn over si Russell Westbrook ay dahil final siya ni Joel Embiid na hindi nga tinawagan ng mga referee.